MJ, kumusta ang unang araw ng lamay at magkakaroon ba ng public viewing? Alvin, yes, magkakaroon ng public viewing pero hindi pa final yung detalye kung kailan, anong oras at kasi meron silang nilalatag na safety protocols dahil nga alam naman natin tayo'y nasa gitna pa rin ng banta ng COVID-19. Kaya sa ngayon, ang pinapayagan pa lang ay pamilya, kamag-anak at closest friends ng Revilla family. Una ng hapon, nagsimulang magdatingan ang mga kotse papasok sa compound ng mga Revilla sa Bacoor, Cavite, pati ang mga padalang bulaklak ng mga nakikiramay. Kanina ibinahagi ng anak at mayor ng Antipolo Rizal na si Andrea Bautista Henares ang huling sandali kasama ang ama. All my siblings were there and each one of us were given parang a time to talk to my dad, to tell him that you know that we're going to be okay and yes, nothing to worry about. Huwag niya kaming alalahanin. Yung nasa Amerika, nag-FaceTime, nakausap siya, hindi namin siya ipinagkait. Mabigat sa loob ng buong pamilya ang pamamaalam ng padre de familia na lumaban hanggang sa huling sandali. Sa history ng pagkakasakit ng daddy ko, first time lang niya sinabi sa akin na anak, nahihirapan na ako. So when he said that to me, sabi ko sa kanya, Daddy, kahit ayoko, I will respect your decision po. Pumanaw si Ramon Revilla Sr. sa edad na 93. Una siyang sumikat bilang action star at nakilala bilang hari ng Agimat. Bumida sa mga pelikula gaya ng Nardong Putik, Tiagong Akyat at Pepeng Agimat at iba pang di malilimutang karakter. Sa mundo naman ng politika, nakilala siya bilang ama ng Public Works Act habang senador mula 1992 hanggang 2004. Pero ang isa sa pinaka-niyakap niyang papel sa buhay ay ang pagiging ama sa kanyang mga anak na itinaguyod niyang lahat. Iba-iba man ang ulat sa bilang ng kanyang mga anak, 38 ang daladala ang pangalan ni Revilla Sr. Taong 2008, una siyang na-stroke at sumailalim sa angioplasty. Noong 2017, naging matagumpay ang kanyang heart surgery at nakapagdiwang pa ng 90th birthday kasama ang buong angkan at mga kaibigan sa showbiz at politika. Nagpaabot na ng pakikiramay ang mga senador sa pamilya Revilla, gaya na Senator Tito Soto, Sani Angara, Sherwin Gatchalian at Joel Villanueva, pati si dating Senador Jinggoy Estrada at aktres na si Elizabeth Oropesa na nakatrabaho ang nakatatandang Revilla. Ngayong araw, puro pamilya, kamag-anak at malalapit na kaibigan ng pamilya ang pinapayagang makapasok sa burol. I just want to make it clear that my dad did not die of COVID. He died of multiple organ failure, acute respiratory illness secondary to pneumonia. Magkakaroon din ng public viewing lalo na sa mga taga Cavite pero inaayos pa ang detalye at safety protocols. Alvin, gaya ng public viewing, pinapayanalize pa rin ang detalye ng living. Pero ang sigurado rito ay ihimlay ang si Don Ramon sa Angelus Cemetery. At sa panahon ngayon sa mga oras na ito, pati ang tapat na compound at doon sa mga nag-aabang ng public viewing details, tutulong sa kanya pati Mr. Ramon. Thank you na po at pumayot yung signal ni MJ. MJ, thank you ha. Maraming salamat, MJ Felipe. Nahihiramay po ang EDSC.